Hi mga krakrak, welcome back to my vlog. Isang magandang hapon sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. At ito na ang mga latest ganap ngayon sa mundo ng beauty pageant. Uy, alam niyo yung ano, Miss Fabulous Thailand 2023 mga krakrak, na kung saan yung kinoronahan nilang bagong reyna ngayon. Hindi ko alam kasi yung pageant na yan, pero yung nanalo is so familiar talaga siya sa akin mga krakrak. Kasi lagi ako nanonood at naaliwa ko sa kanya mga makeup tutorials sa ano, social media. At lalo na sa nakita, una ko talaga siyang nakita is sa Facebook. Yung ano, yung winner nila ngayon sa Miss Fabulous Thailand 2023. As halaka oy, na speechless jud ko nung nakita ko siya, bakutikte ka lang. Siya yung ano, yung sikat na nagme-makeup tutorial na pang good vibes. So siya yung nanalo sa corona, as in nakita ko yung performance niya mga karagarag. Masabi mo talaga ba na wow. Congratulations kay Mia. Si Mia pala yung pangalan niya. Aliw na aliw ako sa kanya mga karakarag. At nung nakita ko siyang lumaban niya sa Miss Fabulous Thailand 2023 at yung performance niya, na which is nakakaaliw din, at masabi natin ba na wow, ang ganda rin ang gown niya mga karakarag, sa kanyang evening gown. At nung napanood ko yung Q&A niya, hindi ko maintindihan kasi nga Thainese yung ano, salita. Pero yung performance niya is nakaka-inspire, diba? So sabi nga nila, may nabasa akong komento ba na ginamit lang daw itong si Mia para mapag-ingay yung Miss Fabulous Thailand 2023, dahil nga sikat siya sa social media, at kung pagbabasihan naman daw ang ganda, bakit daw ito kinunahan kung walang ibang purpose yung organisasyon. So gusto lang talaga daw magkaroon ng maraming followers yung organisasyon ng Miss Fabulous Thailand 2023 at gamitin yung kasikatan ni Mia. Kasi kung ano daw, kung pagandahan daw yung labanan, talaga naman daw ang layo daw talaga ng hitsura ni Mia. Which is tama naman sila, pero siguro doon sa sagot ni Mia, doon siya umangat, at yung anong level of confidence niya, di ba? So yun yung nagpapaangat sa kanyang corona mga karag-karag. Ay nako, I'm so happy, at yun nga, isa siya sa mga ano din na nakapagbibigay sa akin ng ano ba, kasiyahan dito sa social media, yung mga nakakaaliw niya ng mga tutorial makeup. So at isa pa mga karag-karag, tinanong ako ng mga chismisan ko rin sa Instagram. Koragan, ano yung masasabi mo sa pagkapanalo ni Lars sa ano, Miss International Queens Philippines 2023? At lalaban siya sa Thailand. So, magkaroon ba ng back-to-back? Parang naman sa akin, posible namang magka-back-to-back. Sa ganda ba naman ni Lars, di ba? So, last year ko pa talagang gustong, ano, gusto si Lars na manalo sa Miss International Queen 2022, nung sa laban nila ni Fuchsia, siya talaga yung manuko. But sad to say, yun nga, hindi nakapasok sa ano, corona si Lars. So sa taon na to, huling laban niya, which is binigay talaga sa kanya mga karag-karag. Diba ano na siya, babae na talaga si Lars, kasi nagpa-opera siya nung mga nakaraang, nung last month and last year sa ano, sa Thailand, diba, tinanggala na siya ng ano, lagay mga karag-karag. So babae na talaga si Lars, at so excited ako sa kanyang maging journey sa Miss International Queen 2023 sa Thailand. Kung kaya ba niyang i-back-to-back, why not, 'di ba? So nakita ko rin yung mga kalaban ni Lars mga karag-karag sa ano ba, social media. Angat pa rin yung beauty ng ano, pambato natin. Babaeng babae, kaayos siya as in. So sabi nga nila mga karag-karag, imposible daw yung back-to-back sa Pilipinas sa Miss International Queens 2023 sa Thailand, dahil nga daw sa height ni Lars, matabunan daw talaga yung height ni Lars kasi daw hindi katangkaran. So well, si Fuchsia nga, di ba, na natalisod nga si Fuchsia nung sa kanyang journey. So hintayin na lang natin kung ano yung magiging performance ni Lars. Kapit lang tayo, nakaka-excite ang ano ba, Miss International Queens, di ba? Kasi laban na laban din yung mga kandidatang pinapadala natin. So yan na mga karag-karag, yan na yung mga latest update ngayon sa mundo ng beauty pageant, sa Miss Fabulous Thailand 2023. Ano yung masasabi nyo sa kanilang winner na kinurunahan ngayon? At ano yung masasabi nyo sa maging ano, laban ni Lars sa Miss International Queens 2023 sa Thailand? Sa tingin nyo, back-to-back ngayon ang Pilipinas? Mag-ingay tayo sa comment section, and don't forget to like and subscribe my channel, Koragan Karag. Ang babae lagi na karag-karag. And see you in my next vlog. Bye-bye!